Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa depensa, Philippine Air Force nagsagawa ng air patrol sa Batanes, tapat ng West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nagsagawa ang Philippine Air Force ng routine air patrol sa Batanes, sa gitna ng napaulat na plano para magsagawa ng mga aktibidad sa lugar para sa taunang war games sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, nagpatrolya ang Transport Aircraft C-295 ng Air Force sa strategic areas kabilang na sa mga bayan ng Itbayat, Sabtang in Batanes at Babuyan Islands, target din na gawing isa sa posibleng venues ng balikatan exercise ngayong taon ang military detachment sa uninhabited Mavulas Island at Bayan ng Basco sa probinsya ng Batanes. Ang mga lugar na ito ay bahagi ng northernmost islands ng bansa at pinakamalapit sa Taiwan, isang self-ruled island na itinuturing ng China na bahagi ng kanilang teritoryo. Ipinagutos din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., ang pagtatayo ng karagdagang struktura at ipinagutos sa militar para taasan ang presensya sa Batanes. Nasa 5,000 sundalo ang makikibahagi sa kauna-unahang Combined Arms Training Exercise Katihan ng Philippine Army, ngayong Marso, kung saan itatampok ang paglipat mula sa internal security sa Territorial Defense Operations, ANIAPA. Isasagawa ang drill sa ilang kampo sa Nueva Ecija at sa Tarlac. Naganap ang pinal na pagpaplano para sa pagsasanay nitong Miyerkules sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Kasama rito ang 4,706 na dismounted contingents at 1,463 mounted contingents mula sa iba't ibang army units sa Luzon, Visayas, at sa Mindanao. Tumutukoy ang dismounted contingents sa units na walang anumang transport habang ang mounted contingents ay mga sundalo na nasa motorized, armor, at tracked artillery formations. Tinukoy ng isang ulat na inilathala ng isang Washington-based think tank ang China bilang ang bansang may pinakamalalang pinsalang na idulot sa South China Sea ecology, sa pamamagitan ng mapanirang dredging at mga pamamaraan ng pangingisda, gamit ang satellite imagery sa 180 occupied at non-occupied features sa South China Sea, natuklasan ng Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI ng Center for Strategic and International Studies CSIS, na hindi bababa sa 4,500 hektarya ng mga coral reef ang nawasak ng China sa artipisyal na paggawa ng isla sa pinagtatalunang tubig sa pamamagitan ng dredging at landfill. Karagdagang 16,300 hektarya naman ng mga coral reef ang nasira dahil sa higanting pag-aani ng kabibe ng mga mangingisdang Chino, sinabi ng grupo ng patakaran ng Amerika. Inaangkin ng China ang South China Sea halos sa kabuuan nito at binaliwala at minaliit ang isang 2016 International Arbitral Ruling na nagpawalang bisa sa claim nito, sinabi ni Greg Polang, Senior Fellow ng CSIS at Direktor ng AMTI, na maaring tumagal ng ilang dekada bago bumalik ang mga bahura dahil sa kasalukuyang lawak ng pinsala. The way to stop this is to convince Beijing to stop it. You know, any effort to physically prevent this is going to be hopeless. They've got a lot more boats than everybody else combined, and it's a lot of ocean to try to cover. We need to see an international coalition starting in Southeast Asia, led by the claimants, to better survey this damage, account for it, hopefully negotiate some joint marine scientific research and fisheries management regimes among the Southeast Asian claimants, invite China to join. China will probably say no, but then that further damages China's credibility because why wouldn't China want to save coral reefs? Ito, ang mga aktibidad ng dredging at landfill ng China ay isinagawa sa pagitan ng taon 2013 at 2017, gamit ang paraan ng cutter suction dredging. Naniniwala ang isang mambabatas na hindi dapat itigil ng Pilipinas ang paghahain ng diplomatic protest laban sa China. Ito ang inihayag ni House Special Committee on the West Philippine Sea Chair at Mandaluyong Representatives ni Tali Gonzales. Reaksyon ito ni Gonzales matapos ihayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakababahala ang mga aktibidad ngayon sa West Philippine Sea. Ayon kay Gonzales, sa kanilang panig ay maaari lamang silang magpatawag ng briefing at palagiang komunikasyon kasama ang Task Force West Philippine Sea. Ang diplomatic protest na aniya ang pinakamainam na hakbang na gawin ng Pilipinas kahit pa para sa iba ay parang wala itong neresolba. Sinabi ni Gonzales na ang pahayag ng Pangulo ay mensahe ito na hindi mananahimik ang Pilipinas sa panggigipit ng China.
binigyang diin ng Pangulo na sa kabila ng mga panghaharas ng China, patuloy na idepensa ng Pilipinas ang maritime territory nito. Morning po. To Congressman Gonzales, kayo po bilang chairman ng Special Committee on the West Philippine Sea, kadinang umaga po kasi na-interview si President Marcos Jr. before ang biyahe niya sa Australia, and he described worrisome yung pong recent developments sa West Philippine Sea, including po yung presence ng Chinese Navy at siya po yung interference ng sa electronic communication capabilities sa West Philippine Sea. Yung pong bang committee niyo may plan to investigate this? And any reaction na rin po. Thank you. Meron naman kaming plano, no? Kaya lang, hindi naman tuwing magkakaroon. Kasi, you know, for the past month or so, almost every week, merong incursion. Whether yung ating mga fishermen are being prevented, ito na naman, meron naman ng mga warship. But, nag-hearing kami, but, you have to realize also very limited din ang nagiging result of our of our hearing. We can receive briefing. We cannot ako as chairman of the Special Committee of West Philippine Sea, I don't believe that we can even conduct an investigation in aid of legislation kasi paano kung who are you going to to subpoena to testify from the other side, di naman magpupunta yan dito. We are in close contact with the task force at palagi naman ang nasasabi sa amin. In the meantime, nagkakaroon naman ng diplomatic protest because while baka some might view, wala naman nangyayari sa diplomatic protest na yan because in fact by this time siguro we have already made baka ang dami ng diplomatic protest and wala pa rin talaga action, no? But in the meantime, that's what we can do. Hindi naman tayo pwedeng magpadala rin ng warship natin doon, etc. Dahil kasi at least why would itong DFA continuously make diplomatic protests even if viewed by some na wala naman nangyayari, no? Because we have to show to the world that we are not relinquishing our claim. Kasi for us to be silent na halimbawa may ginawang ganito, wala na, hindi na natin pinapansin, yung ating mga countries who are supportive of our cause will also lose interest. If we ourselves are not showing any interest, then sino pa sila? So basically, kaya rin hindi kami masyado although we are in close contact with the task force of West Philippine Sea, because every time kami maghihiri ng ganyan, Ganun palagi ang magiging palaging ganun ang magiging resulta. Kahit na may mag-a-advocate diyan na sabihin, "Dapat padala tayo ng mga military ship para talaga gusto na makipaggera." Things that our country is also trying to avoid. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.